So, mga kaibigan, ang malinaw, yung pagtatanggal ng confidential fund ni VP Sara sa kanyang opisina at sa DepEd, ito po ay may basbas ni Speaker Martin Romualdez. Bilang dating congressman po, wala naman talaga nangyayaring kanyang mga major decisions na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. At alam din po natin na bagamat ang mayorya ay dapat isinusulong ang budget ng presidente, at kasama naman po sa budget ng presidente yung confidential funds ni VP Sara na ginagamit niya para itaguyod ang kapayapaan at para labanan ang mga supporters ng mga teroristang CPP-NPA, ito po'y tinanggal ng kamera. Nakapagtataka nga po yan dahil bilang isang kongresista na naging deputy minority leader, kaya ako gusto naging deputy minority leader kasi ang majority hindi po pwede magtanong during budget deliberation. Bakit? Eh majority nga sila, sila administration party. Bakit sila ko-question sa budget ng administrasyon? Abay, sa kauna-unahang pagkakataon, ang house leadership pa ang nagtanggal ng napakalaking halaga na nakalaan para labanan ng teroristang CPP-NPA sa budget mismo ng Vice President na kaalyado ng Presidente. Buti po sana kung kontrapartido itong dalawang ito. Pero alam naman po natin na magka-tandem sila sa unit team. At base sa botong nakuha ni VP Sara na mas marami sa boto ni PBBM, parang mas nakatulong talaga si VP Sara, tapatan na lang para mahalal ng Presidente si PBBM. Kasi siyempre naman, ang baluarte ni Inday Sara ay Visayas at saka ang Mindanao. Siyempre, nadala niya doon si PBBM. And Metro Manila naman, usually hindi naman talaga baluarte yan ng kahit sino. No? Hindi man mapipredict kung saan pupunta ang Metro Manila. Usually, opposition ng Metro Manila. Totoo, Region 1 and 2 kay Presidente Marcos. Pero ang Region 3, Region 4, Region 5, hindi naman po yan Marcos bailiwick talaga. Hindi rin bailiwick ni Mayor Inday Sara, ni VP Inday Sara, pero napakalakas din po niya yan sa mga lugar na yan. Siguro mahina lang talaga si VP Sara ay sa Bicol, dahil taga-Riyadh at Sileni, at sa Western Visayas, no, talagang baluarte ng oposisyon. No? Doon din naman mahina si PBBM, pero mas maraming malakas na lugar si VP Sara kesa kay PBBM, kaya naman mas maraming boto niya. So naniniwala ang marami rin na kung si VP Sara ay nagdesisyon na tumakbo ng presidente noon, baka siya ngayon ang presidente. Pero pinagbigyan niya talaga si PBBM. So parang maraming mga na sumusuporta kay VP Sara na nalulungkot kung mabibiyak itong unit team. Kasi talaga naman nagsakripisyo si VP Sara, lalong-lalo na doon sa ambisyon niya na maging presidente nung huling halalan. Nagbigay talaga siya kay Apo BBM. Now ang tanong, tuluyan na bang mabibiyak dahil ang pinsang buo at ang speaker ng house ang siya nang kumalaban sa budget ni VP Sara? Well, ako po ang position ko, ang personal na position ko, dapat wag mo nang mabuwag. Bakit? Sa ayaw at gusto namin, lahat kami umakyat sa iisang entablado. Nangako kami na mas komportabling buhay kapag tayo po ay nagkaroon ng pagkakaisa. Bakit yung unit team na nawagan sa pagkakaisa ay magkakabiyak? Wala pang dalawang taon ang makalipas matapos manalo sa eleksyon. Pero yan po yung personal na paninindigan ko na sana wag mabuwag kasi marami pang mga pangako na hindi natutupad. Kapag nabuwag po yan ng ganitong kaaga, baka mamaya sa 2028 makabalik ang mga Dilawan at Pinklawan. At ang nakakalungkot nga dito sa kamera, abay nagkampihan pa ang Pinklawan, ang Dilawan at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At siyempre po, malinaw na malinaw po yan, hindi naman papakakaila, politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028 at ganitong kaaga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero kung ang personal na opinion ko ay wag dapat mabuwag, ang tanong, mabubuwag ba? Alam niyo, maniwala kayo't hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo PBBM. Bakit po si Apo PBBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Hindi na natin makakaila na talagang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa. Ako,
Kaibigan-kaibigan ko si Speaker Martin. College of Law pa kami, magkakaibigan na kami. I'm sure pag nabalitaan niya na ganito ng pananalita ko, magtatampo yun. Pero hindi naman dapat magtampo si Speaker. That's sinasabi ko lang ang totoo. Ang totoo talaga, mula nung insidente kay PGMA na bumitaw si Inday Sara bilang chairman ng Lakas and UCD, talaga nagkaroon na ng lamat sa samahang Romualdez at Duterte. Ang hindi ko akalain, pinalaki ngayon ni Speaker Martin. Pinalaki niya yung lamat na yon. Paano mo naman mai-interpret yung pagtanggal ng confidential file na ginagamit laban sa mga teroristang CPP-NPA? Ikaw ang Speaker of the House na dapat nagdepensa mismo ng budget na hiningi ng presidente. Ang humingi mo ng presidente ng budget na yan sa Kongreso, at kaya dapat hindi nagtatanong ang mga majority kasama na si Speaker, ay ang presidente. At kung tunay silang supporter si presidente, dapat sinuportahan nila yung budget na hinihingi ng presidente as proposed, at hindi sinunod ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA na kung ano-anong sinasabi sa confidential funds na yan. Sa totoo lang po, hindi ko maintindihan kung bakit ang talagang naging campaign manager ni BP Sara nung siya'y tumakbo ng vice president at nagpapakilala sa kanya sa lahat ng lugar ng Pilipinas na si Speaker Martin Romualdez, hindi ko maintindihan bakit pinayagang maging bahagi ng minority ang mga suporta ng teroristang CPP-NPA. Nung panahon ko po ako, Deputy Minority Floor Leader, hindi po namin kasama sa minorya ang mga supporters ng CPP-NPA. Sila po ay merong independent bloc. Kasi pag pinapasok mo sila sa minority, magkakaroon sila ng microphone. Dahil nga po, lalong-lalo na sa budget season, sila lang ang po pwedeng magtanong. So nagtataka na nga ako bakit pinayagan silang pumasok ng minority. First time po yan. Sa sunod-sunod na kongreso na naalala ko, hindi po talaga kasapi sa minorya ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA. So bakit muli nasa kamay ni Presidente? Pinsan buo niya ang Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, siya ang dahilan kung bakit Speaker si Martin Romualdez. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, walang nagiging speaker na hindi binibigyan ng basbas ng presidente. Ang tanging dapat gawin lang ni presidente, "Hoy, Insan Martin, tama na yung pamumuliti ka. Ibigay ko ang anong dapat ibigay kay Inday Sara dahil wala ka namang ebidensya na kinukurakot ni Inday Sara ang kanyang confidential fund. Kung meron, sasamahan pa kitang magsampa ng kaso laban sa kanya sa ombudsman at susuportahan natin. Siguro na matanggal siya. Pero habang walang ebidensya na kinakana ni BP Sara ang kanyang budget, ibigay ang budget na yan. Dahil ang pagtanggal ng confidential fund ay pagpanik nung sa mga supporters ng CPP-NPA at ng ating mga kalaban sa politika. Realidad, hindi po pwede pong ignorin ng speaker ang ganyang salita ng presidente. Pero nakakalungkot po, lubaki na ang lamat, tahimik na tahimik pa rin po si PBBM. Bakit po kaya? Well, sana naman dahil inaasahan niya na magkakaroon ng common sense si Speaker at hayaan na yung confidential fund ni Inday Sara. Sana naman iniisip ni Presidente na may enough political sense naman itong si Speaker na ganitong kaaga hindi dapat na mumuliti ka, at kung meron siyang ambisyon para sa sarili, ang ginawa niya ay nawawala ang boto ng Mindanao sa kanya at malaking bahagi ng Visayas. Tandaan po natin, ang mga Romualdez, sila po ay talagang kinikilalang leader ng siyudad nila dyan sa Leyte. Pero yung probinsya po ng Leyte, hindi nila kaalyado ang mga Petilia. Doon lang po sila sa kanilang bayan. Sa labas ng kanilang bayan na pinamumunuan ang kanyang pinsan na si Mayor Alfred Romualdez, Petilia po ang nakaupo at ni minsan, well, dati po magkakampi sila, pero matagal na sila nagkahiwalay ng landas. So mahahati pati ang boto sa sariling probinsya ng Leyte ng mga Romualdez, dahil I don't think ang mga Petilias ay makakasuporta sa Romualdez. Lalo na alam nila na medyo dehado ang Romualdez, dahil talaga na bang hindi naman naging frontrunner si Speaker Martin Romualdez para sa pagkakandidato sa presidente.
Alam ko po ah, baka magtampo sa akin si Speaker. Wag naman po Speaker, kasi ngayon panahon na para man nagpapakatotoo. Dahil na nakasalalay po rito, hindi lang po political career ng mga individual,